Nandito sa inyo yun ang pinaka-the best na portable monitor na pwede nyo mabili in the market. Yes guys, this is the Arzopa 144Hz Portable Gaming Monitor. Oh guys, sa sobrang addict ko sa Valorant at saka 2K2023, bumili na talaga ako ng isang portable gaming monitor dahil nga hindi masyadong maganda yung display ng aking laptop. So kapag kayo ay katulad ko na naghahanap ng napakaganda and napaka-portable na gaming monitor, well definitely, eto na talaga ang para sa iyo. Di ka na makakahanap ng kasing sulit nito guys, like as in, sa kanyang 144Hz feature pa lang wala nang makakatalo dito. Napakabilis na niya and also, napakaganda na rin. Meron na siyang 1080p Full HD display. Kaya naman napag-isip-isip ko talaga na eto na lang yung bibilihin ko. Dahil nga kapag bumili ako ng PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, pwedeng-pwede ko rin gamitin ang monitor na to. Yes guys, ganun ka-wide ang kanyang compatibility. Meron ka pang option kung saan pwede nyong i-connect ang inyong mga iPhone o di ka naman Android dito guys. So kapag para sa inyo guys, maliit lang ang display na inyong mga cellphone, well definitely, pwedeng-pwede nyo yung i-extend with this portable gaming monitor. So ayan, kapag kayo ay naghahanap guys, well definitely finish this video first dahil nga i-unbox natin to and magkakaroon ng full review para naman malaman ninyo o di ka naman makita talaga ninyo kung gaano siya ka-effective. So that's it, magsimula na tayo in 3, 2, 1, let's go! Guys, I'm JP and this is GTN TV. Now, before tayo mag-proceed, I just want to congratulate the winners of the iPhone 8 Plus, the Infinix Smart 7, and the Tecno Spark Go 2023. So, congratulations sa inyo guys. Continue supporting us dahil nga napakarami pa naming upcoming phone giveaways. So, para maka-join, just subscribe and also watch this video until the end. Ngayon, balik naman tayo dito guys kay Arzopa. Pangalan pa lang, napaka-sexy na, diba? Pang-international talaga. Kung makikita naman ninyo guys, ang laki talaga ng kanyang box. So, kung hindi ko nasabi kanina guys, eto nga pala ang kanilang 15.6-inch version. So, meron ka pang iba't ibang version actually. Merong mas malaki and also meron ding mas maliit. Pero para sa akin, eto talaga ang pinaka-perfect. Kung makikita ninyo dito sa inilikod, meron tayong lifetime customer support. Meron tayong 30-day return exchange guarantee. So, kapag naka-receive kayo ng isang defective na unit guys, automatically, pwedeng-pwede nyo yung i-return dito. So, guaranteed na po siya. Meron din tayong 12-month warranty service. So, kapag nasira siya, meron pa rin siyang warranty. So, eto na nga guys, ang mahalaga talaga dito is yung inside. Huwag tayong magbase sa kanyang panlabas na kaanyuan dahil nga gusto talaga nating malaman kung okay siya on the inside. So, okay. So eto na nga guys, nakabalot pa siya. Ayan, bubuksan natin yan in a while. Tingnan muna natin yung kanyang inclusions. Muna dito guys, makikita natin ang kanyang user guide. Ayan, simple na simple, napakadaling sundin. Pagkatapos naman yan, maraming mga cable dito guys. Unahin muna natin tong kanyang USB to Type-C cable, Type-C to Type-C cable, at lastly, ang kanyang HDMI to mini HDMI. So, eto talaga guys, yung magagamit ko dahil nga laptop yung akin. So, kapag meron kayong mga PlayStation, eto yung magagamit ninyo, which is yung Type-C to Type-C. Ngayon guys, may nakalagay din dito. Ano ba to? Oh, ang kaniyang charging adapter. So, meron tayong 15 watts dito guys na charging adapter. So, yun na nga, puntahan naman natin etong laman ng kaniyang plastic. Oh, ayan. So, eto na nga guys, ang ating portable gaming monitor. So, paano ba to? Ah, yun. Meron pa tayong plastic dito guys. Ang sarap. Ang sarap mo, Pia. So, eto nga guys, ang Arzopa Portable Gaming Monitor. Kung makikita niyo, nakalagay po siya sa kanyang case, which is merong PU leather, o di ka naman artificial leather, na talaga namang napaka-smooth, napaka-sarap hawakan, parang kamay ni Christine. Sana all. I miss you. Corny and putik. Kung gusto mo magkaroon ng isang napakamamahaling tingnan na portable gaming monitor, well, definitely this is one of the options. Napaka-premium looking niya talaga, guys, na kapag kayo ay naglalakad gamit nito, tapos meron kayong pangmayaman na mukha. Akalain talaga nila na meron kang hawak na 50,000 pesos na portable gaming monitor. Now, hindi lang yan basta-bastang case dahil nga kapag binuksan naman natin to at kapag inirotate, automatically gagana siya as it stand. Ayan. Napaka-simple na setup, guys. Napaka-portable. Kahit nasan kayo magpunta, kahit nasan yung ilagay ang monitor na to, gagana talaga to. Dahil nga, you know, portable siya.
Gago ka ba? Kapag kayo ay mahiling mag-travel, kapag kayo ay palipat-lipat ng mga workstation, marirecommend ko talaga ang monitor na to kumpara sa ibang monitor. Dahil nga guys, pagdating sa kanyang build quality, this is made of alloy. Yes guys, unlike sa ibang mga monitor na plastic lang, ito po ay alloy. And look at that thickness! Napaka-thin! Ito po ay meron lamang 0.3 inch. Pagdating sa kanyang size, saktong-sakto na talaga ito dahil nga 15.6 inch na po siya, which is mas malaki na kumpara sa average size ng laptop. So yung mga common na size ng laptop is around 14 inch, 13 inch, uli ka nun mas maliit pa dyan. Pero eto guys, meron na siyang 15.6 inch, pero pagdating sa weight guys, napakaganda lang talaga niya. Dahil nga eto is just weighing 750 grams. Yes, hindi man lang siya umabot ng 1 kilogram guys. Ganyan lang kagaan etong monitor na to. So, napaka-portable niya talaga. Kahit na 100 use, napaka-easy lang. So, kapag kayo nagbabalak na i-enlarge yung screen ng inyong mga cellphone guys, kapag meron kayong Android unit na compatible with this monitor, pwedeng-pwede nyo yung enlarge ang inyong mga gameplay o dikit ng mga videos na pinapanood dito sa monitor na to. So, ganyan kaganda guys ang pagkakaroon ng isang portable gaming monitor. Now, kapag kayo naman ay merong mga Nintendo Switch, PlayStations, and gusto nyong bumiyahe sa inyong mga probinsya, o dikit naman sa mga hotel na inyong pinupuntahan, well, definitely, pwedeng-pwede nyo lang dalhin itong monitor na to kasama ang inyong mga device. Dito sa baba nakalagay ang kanyang branding, and kung makikita naman ninyo, napakanipis po ng kanyang mga bezels, top and sides. So, dito sa may bottom, guys, hindi siya masyadong thin dahil nga ito po ay naglalagay ng kanyang mga components. Such as, kung makikita naman ninyo dito sa kanyang left side, nakalagay ang kanyang mini HDMI port at dalawang Type-C port na 3.1 na po. Also, dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang 3.5mm port, which is, pwedeng-pwede nyo lang saksakan ng inyong mga speaker or wired earphones. So, para sa inyo guys, okay na okay talaga na meron siyang feature na ganito. Now, kapag kayo naman ay walang mga external audio o di ka naman yung mga headphone, speaker, walang problema yan dahil nga etong portable gaming monitor na to ay meron ng kasamang speaker. So, kung makikita niyo dito sa may baba guys, nakalagay ang kanyang speaker left and right side. Now, kapag nagsawa na kayo sa kaka-handheld at gusto niya siyang ilagay sa kanyang case, napakadali lang guys. Isang ganyan lang, wala na. Andyan na agad. Napaka-easy talaga. Like, legit. Ngayon, try naman nating isaksak dito sa aking laptop. So, napaka-poor ko talaga guys dahil nga wala akong PlayStations, Xbox, or Nintendo Switch para matest sana tong device na to. Pero, kapag kayo ay merong ganun guys, para sa akin lang guys, maa-assure ko talaga kayo dahil nga, tinas ko talaga to sa Valorant at saka NBA 2K23 dito sa aking laptop. Ayun. So, kapag nasaksak na po siya, using the Type-C port, automatically, matatransfer na yung ating display dito. So, sinet ko po siya as my main monitor. So, as you can see, nakalagay dito ang aking mga apps and games. So, kapag klinik naman natin tong kanyang control button dito, guys, it's either pwede natin makontrol ang kanyang brightness. Ayan. So, ayan, brightness yan, guys. So, ayan, guys, kapag gusto nyo yung i-customize, i-click lang natin dito sa my right side yung kanyang OSD button. Ayan. Unang option dito sa kanyang brightness, pwede natin i-adjust ang kanyang brightness, contrast, and yung kanyang sharpness. Also, meron ding iba't ibang modes dito guys, katulad na naman ng standard, text, game, movie, FPS, and marami pang iba. Also, meron ka ding DCR mode dito guys. So, kapag tinurn on mo yan, medyo magda-dark po siya and magiging mas saturated. Now, meron pang iba't ibang settings dito guys, katulad na naman ng color temperature, OSD settings, pwede rin nating i-adjust ang kanyang aspect, and i-on yung kanyang HDR mode. Meron kang auto, meron kang 2084. So, para sa inyo guys, napakalupit talaga, napaka-versatile nitong Arzopa Portable Gaming Monitor. Pwedeng-pwede nyong gawin kung ano mang gusto nyong gawin sa isang monitor, guys. Napakada talaga ng display ng monitor na to, guys, na kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies, videos, things like that, like Vivo Max. Pwedeng-pwede na talaga yan with this monitor. Na-addict talaga ako kaga dito guys dahil nga ang ganda talaga ng kanyang display. Kung gusto nyo ng isang napaka-high quality na portable gaming monitor, this one is good to go. Ngayon guys, pag-usapan man natin ang gaming capability nitong monitor na to. So kapag kayo ay mahilig mag-Valorant guys, recommended ko talaga to, like as in, nakakapatay talaga ako ng marami kapag ito ang gamit ko dahil nga napakabilis niya. Legit talaga na flicker free siya guys dahil nga 144Hz refresh rate siya. And yung response time naman is just 5ms. So dahil nga napakabilis niya guys, okay na okay talaga siya pang gaming. Kapag kayo ay merong mga PlayStation guys,
Sana all. Perfect na perfect to na gawing monitor ninyo. Kapag kayo ay merong mga Xbox, Nintendo Switch, hindi naman yung Steam Deck guys, pwedeng-pwede din yan dito sa monitor na to. So kapag kayo ay wala pang mga budget para bumili talaga ng napalaking monitor, pwede to guys as your first step. O hindi naman kung gusto nyo talaga ng isang monitor na pwede nyo dalhin kahit nasaan kayo magpunta, kahit sa mga probinsya, kahit na palagi kayong nagtatravel, pwedeng-pwede na to guys. Napaka-versatile talaga niya dahil nga kahit na anong pwede nyo gawin, kahit na anong pwede nyo isaksak, pwedeng-pwede talaga siya with this monitor. For my experience using this as my main monitor for Valorant and NBA 2K23 para sa akin guys, ang ganda na talaga. Like as in, ayaw ko na talagang bumalik doon sa aking mas malaking monitor pero 60Hz lang dahil nga nung naranasan ko ang bilis ng display na to. Ayaw ko na talagang bumalik guys sa mga mas slow pagdating sa refresh rate. So, sure na sure talaga ako guys na kapag na-try nyo na ang portable gaming monitor na to, hindi na kayo babalik sa inyong mga old monitor. And kapag naglaro na ako dito guys, mas nakakapatay ako ng marami and mas nagiging competitive yung aking gameplay. So this is really the main reason guys kung bakit ko binili itong monitor na to. Dahil nga mas malaki siya kumpara sa aking laptop and also mas maganda siya, mas mabilis. So overall guys, kung gusto nyo ng pinaka the best na portable gaming monitor below 10,000 pesos, well definitely this one is the perfect one to go. So ito po ay merong presyo na 8,999 na SRP pero nagpa-price lang po siya ngayon sa Lazada ng around 8,200 plus. Diba, napakasulit na talaga niya. Napaka-okay na talaga nito. So, if you want to have this monitor, guys, maglalagay ako ng link down below. So, that's pretty much it for this review. I just want you to know, guys, na napakalaki nyo talaga dahil nga pinanood nyo ang whole video. Dahil nga dito kami kukuha ng isang winner ng aming upcoming phone giveaway. So, yun lang man. I'm GP and this is JTIN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye! Dap 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 d